Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Pahirap ang pag-commute at matinding traffic sa checkpoints papasok sa Metro Manila ang naranasan ng mga motorista at pasahero sa day 2 ng community quarantine bilang pag-iingat sa dumarami pa rin kaso ng coronavirus disease 2019 sa bansa. Narito ang mainit na balita. Madaling araw pa lang may build-up na ng mga sasakyan sa Ortigas Avenue Extension na boundary ng Pasig at Caintarizal. Pinapahinto ang mga motorista para i-check kung may dala silang company ID at siguraduhing ipinatutupad ang social distancing. Marami ang nakitang lumabag gaya ng jeep na ito na puno ng pasahero. Pinababa ang kalahati sa kanila. Sinita ang ilang motorsiklong may angkas kahit bawal. Very cooperative yung mga kababayan natin, no? Maliban lang doon sa mga ilan-ilan na hindi pa rin talaga nila maiwasan na magsakay ng sobra. Pinagsabihan muna ang ilang lumabag. Hanggang pasado alas 6 ng umaga, kita ang dami ng mga motorista at pasaherong papasok sa Metro Manila. Sa lugar na ito, hindi na nga na-check ang kanilang body temperature dahil na low bat daw ang thermometer gun. Dahil sa higpit ng seguridad sa checkpoint sa Muntinlupa Laguna boundary sa San Pedro, bumper to bumper din ang mga sasakyan kanina umaga. Kung dati may mga biyaheng diretso sa EDSA galing sa mga probinsya sa South Luzon gaya ng Cavite, ngayon lahat ng bus hanggang PITX na lang. Ang mga pasahero kailangan pang pumila para makapasok sa loob ng Metro Manila. Sa Mindanao Avenue naman, kung saan dumaraan yung mga galing North Luzon Expressway at Camanava, tambak din ang mga sasakyan dahil sa checkpoint. Isang lane ang inilaan para sa mga motorsiklo, apat naman para sa private at public utility vehicles. Di gaya sa Ortigas Avenue, na ipatutupad naman daw ang social distancing sa mga pampublikong sasakyan. Isa-isa rin sinusuri ang mga tao at hinihinga ng ID o katunayan na may mahalaga silang lakad sa Metro Manila. Masisecure mo talaga yung mga tao. Oh, okay naman. Walang checkpoint pero pahirapan makasakay ang mga pasahero sa Valenzuela Gateway Complex Terminal. Kalahati lang kasi ng kapasidad ng bus ang pinapayagang makasakay. Pero sa ibang bus, magkakadikit ang mga pasahero. Ang sitwasyon sa karamihang lugar kanina ay malayo sa naisipatupad na passenger limit sa mga pampublikong sasakyan ng Department of Transportation. Kasunod ito ng community quarantine sa Metro Manila para matiyak ang social distancing at makaiwas sa hawaan ng COVID-19. Sa mga bus, hindi dapat lalagpas sa 25 ang sakay, kabilang na dyan ang mga driver at konduktor. Kalahati lang din ang seating capacity ang dapat nasakay ng mga jeep at modern PUVs. 5 pasahero at 1 driver naman ang limit na ipinatutupad sa mga UV Express. Hindi lalagpas sa 4 ang mga sakay ng taxi o TNVS. Pero hindi pa rin nawala ang problema ng siksikan sa mga pila dahil sa hirap na makasakay. Kahapon pa na madaling araw, idiniploy ang may 300 sundalo ng Joint Task Force ng AFP National Capital Region bilang augmentation force sa mga checkpoints sa iba't ibang entry at exit ways ng Metro Manila. Sabi nila parang Marcelo, no? I want to not to cause alarm sa tao. We are not fighting any terrorists here. We're not even fighting a human being. Sabi ko, we are fighting here against a threat. Sa huling tala ng DOH kaninang alas 9 ng umaga, 140 ang infected ng COVID-19. 12 ang namatay. 2 ang gumaling. 214 ang patients under investigation. 2,389 naman ang persons under monitoring.